Gikabalakan sa mga residente o pipila ka LGU officials sa probinsya sa Maguindanao ang pagpamatay tungod sa land dispute. Sumala sa kapulisan, kinitali sa mga grupo sa MILF. Nanawagan sab sila nga ipadayon ang decommissioning sa MILF combatants. Ariya report ni John D. Esteban. Wala na napugna ni Ira, dili niya tinuod nga ngalan. Ang pagtulo sa iyang luha dihang iyang gisaysay, ang karisod sa pagbuhi sa iyang 12 kaanak, sa yumanggod na byuda si Ira. Namatay ang iyahang bana human giatake sa armadong grupo ang irahang lugar sa probinsya sa Maguindanao del Sur tungod sa pagpaghilog ug luna. Bagangambi mga wata na rin, nani rin pagkasya sa papagtagan. Bagan, binibigyan din ng lola nila pero minsan hindi rin nagkakasya. Usa lang ang bana ni Ira sa mga biktima sa gera tungod sa land dispute sa naasoy nga probinsya. Ni adtong Oktubre 30 lang, niabot sa 11 ang namatay sa gera sa pagalungan. Kini ang pinakadaghan nga natala sukad 2019. Involved natin dito na mga grupo is parehong members ng MILF Base Command. May mga interventions na si PNP, si AFP, of course, in coordination sa ating MILF leadership para mais natin yung tension doon. Tungod ni ini, nabalaka ang mga lokal nga opisyal sa probinsya sa posibilidad nga mugrabi ang tension tali armadong grupo. Kung may alam pa kami dyan na kung mga rido na hindi nagkakaintindihan, inaayos na kagad yun ng LGU. No? Naayos na para at least maiwasan na yung malaking gulo kung sakali man. Kung mamahimo unta daw nga tutukan ang decommissioning o ang pagdisarma sa mga MILF kombatan. Nagkaroon ng decommissioning pero hindi ito natutuloy-tuloy. National government invested more or less nasa 500 billion na hanggang 2025. Tapos ganito pa rin yung magiging situation. Daan ang giingon ni BARM Chief Minister o MILF Chair Ahud Ibrahim sa nakalabing bulan, nagpadayon daw ang ilahang decommissioning sa MILF kombatants pero daghan pa manggo daw kinahanglan ikonsidera. We are already in last phase. Kasi ang i-decommission natin na combatant is 40,000. Mayroon ng almost 30,000 already decommissioned. Kasi kasama dyan yung mga amnesty, marami yun. So we're hoping na by siguro mga 2026 or 2025, makomplete na namin. Mupasamot daw sa kasamok ang managlahing desisyon sa mga leader kalabot sa BARM parliamentary elections. Ing bag-o lang, giduso sa Senado ang planong pagsibog sa mong eleksyon sa 2026. Apan si BARM Chief Minister Ibrahim, miapila pinaagi sa usa ka resolusyon nga ipahigayon kini subay sa daan nga schedule niini sa 2025. So which is which? Ano ba talaga ang stand nila? Yung ganitong mga senaryo sa taas, bababayan eh. Bababayan sa ground. So patuloy na magiging magulo. Dapat magkaroon na ng midterm review para makita kung ano na yung natapos ng BARM government. John D. Esteban. One, Mindanao.